dito sa lungsod ng General Trias sa lalawigan ng Cavite ay matatagpuan ang Meet Me at Corner Cafe. Isang lugar kung saan pwedeng makalimutan ang iyong mga problema at magliwaliw kasama ang iyong mga kaibigan habang umiinom ng kape. Isa lang ang Meet Me at Corner Cafe sa napakaraming kapihan na sumisikat sa mga panahon ito. Ang kape ay may tuturing na pinakasikat na inumin sa buong mundo. Mainit man o malamig, puro man na may halo, mamahalin man o presyong pangkaibigan, maari mo nang malubos ang masarap na lasa ng iyong paboritong kape. Ngunit sa dulo ng kabihasnan ay aming natagpuan ang isang uri ng kape at isang natatanging kapihan na sa kagubatan lamang nagmumula. Sa ibang bansa ay kinikilala ito bilang pinakamamahaling uri ng kape. Ito ay aming natuklasan sa gitna ng bulubunduki ng Malirayat sa bundok ng Manabu, sa Santo Tomas, Batangas. Ito ay ang kaping alamid ni Tatay Tino. Ito pong Malipunyo, Manabu, ay isang bundok na dinarayo ng mga mountaineers. Nung Holy Week, ang taong nagpunta doon, yung mga sa kumbaga private, 1,005. At yun naman parang pinaka-public lamang, ay higit ding 1,000. Pag weekdays, merong 50, 60. Weekly, nakakaipon naman kami ng, minsan 400 person. Pag weekends naman po? Weekend, 400. 400 po? Or 500. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan na minsan ipuntahan po ninyo ito para makita ninyo ang mga magagandang tanawin dito po sa Santa Cruz, Santo Tomas, Batangas. Ito ay binarayo ng mga tao, magagandang tanawin, may mga makikita dito mga cruz, at saka yung mga kapeng alamid na dinarayo ng mga tao para bumili ng kapeng alamid. Kilala sa inyo na ako si Tatay Tino dito sa Manabu. Ito ang aking gawain itong mga panahong ito, naging kukuha ng kopi, alamid. Una, sa lahat ito ay itong kopi kong ito. Nung kapatid ko yung nandun sa itaas doon, ito ay dibrilahan, pinamimigay. Pinadala ng mga mountaineers, mga kaibigan ng kapatid ko. Ngayon, nung ako'y mapatayo doon, nagsimula ako dito, mga apat na taon pa lang, tatlong taon, ganyan eh. Ganang sini, bumaba na, lumabo lang mata. Ngayon, di pinamimay ko rin lang ang kopi. Ngayon, nadaanan ako ng mga kaibigang si Sir Gideon Blasco, yung kilala nyo yon. Yung Pinoy Montaner, yun ang nagbigay sa akin ng buhay para makapagbinta. Ako ay nahiyang anong panahon mo yun, anong bibinta mo, hindi naman namimigay na. Sabi tatay, hindi po pwede ka nagbigay ng bigay, masama yun. Siya nagbigay ng buhay. At saka katulad din yung umaahon sa inyong lahat. Yung umaahon dito sa akin na nagpost siya sa kawan na may libreng kape.
may libreng may nabibili naman kung gustong bumili, ganun. Kaibigan. Ay, madami naman, minaibigan naman talaga, kinibili naman. Siyempre, laking tulong sa amin. Natin nagsisimula sa Disyembre hanggang Mayo ang kolekta natin. Disyembre nag-uumpisa ang coffee eh. Di taon-taon lang sa bawat isang taon, isang bilis lahat. Kinakailangan makolekta mo yan sa loob ng Mayo hanggang Mayo. Hanggang hindi na ulan. Pag ito'y umulan, naninibol uli. Kaya kinakailangan maagapan mo siyang mapulot sa gubat. Yun ang ngayon ang iipunin mo ngayon. Kaya yung ating kape ay sa loob ng isang taon inaabot. Inaabot ang pagganitong kape natin. Pag napulot mo ito, hugasan mo ito. Hugasan mo lang yun para nga simula yung kang pinaka yung dikit ng lupa. Pag nagugasan mo yun, ibibilad mo yun. Pag nabilad mo yun, yun lang. Simple-simple lang. Mga apat na araw na bilad mo kung singkad ang init. Tulad nito, mga apat na araw lang. Matigas na ito eh. Pag nagugasan, saka mabibilad sa araw. Pag nabilad sa araw, yan. Pag nabilad natin, natuyo na yung matigas na. Yan, mababayo mo na ngayon yan. Maalis mo na hanggang sa ito na mangyayari. Yan, pag naalis ng butil, magbulilin mo butil na gaya na. Kaya tinahiwalay dito eh. Kaya ito, pag binayo mo, malandas. Lumalandas siya. Parang palay din. Pag binayo mo, hindi kayo yun yung malandas ang ating bigas. Yun, ganyan din siya. Hindi nadudurog ko mo. Ito ngayon ang ginagawang kwan. Sasagag mo sa kawalay para umitim. Para maluto. Yun. Timing din ang paggagatong mo at mahirap ang kwan masobrahan. Hilaw ay sunog. Kinakailangan agnalay din. Kaya mahirap din ito eh. Nakakakuha po ba kayo ng suporta mula sa lokal na gobyerno ng Batangas? Ito yung sariling kawalaan. Yung ako bibigyan nila. Wala. Wala akong natatanggap. Ito namang na ibibinta dito. Eh kulang pa naman sa kone. Sa amin. Yung mga apo. Siyempre tulong-tulong sa pagkain. Ayoko may nakakabinta lalaman nito. Halimbawa, magaling na lang kung ikimaka 3,000, 2,000, gayan. Ganun ang bintahan nito sa akin dito. Kung walang umahan, wala na. Wala rin. Hindi ka kakain. Utangin mo sa tindahan yung pagkain mo. Umuwala. Kundi nagtitiis lang kami sa mga gulay-gulay na kanin. So, wala po talagang suporta mula sa gobyerno. Kahit diba, nasabi na po sa inyo na kape ng alamid yung sa pinakamahal na kape sa mundo.
Ganto ganyan. Wala talagang suporta? Wala. Walang suporta. Walang suporta mula sa gobyerno. So, ano sa tingin niyo po yung kung sakaling maiparating din tong kwento na ganto, pwede nating gawa ng solusyon? Ano po yung gusto niyo parang iparating din sa gobyerno? Kung sakaling gusto niyo makakuha ng suporta para mas lumago, mas makatulong po sa kabuhay niya. Ano pong sa akin, ayos ito sa amin ito eh, sa family namin ito, ayos ito. Ang akin lang ako, halimbawa may sadyang may dating sa akin dito, baga hindi ko tatanggapin kung may sadyang, kumbaga, halimbawa ikaw sir, biglang, oh Tatay Tino, ang pasalubo ko sa iyo, ganun-ganun eh, di ka? Hindi yung ako magkukusang, bay ako padalhin yung dinin ng gayon, hindi. Sa full ugali naming mag-anak, na hanggang ngayon buhay pa si inay, 97 taon na. Siya lagi hanggang ngayon nagpapaliwanag pa sa amin, huwag kayong aape, maape na kayo at may biyayang dalating sa inyo. Yan. Ang laging bilhin sa akin ng aking ina. Kaya paano pa tayong mahihingi halimbawa sa tulad mo? Yung biglang narating na lang sa akin, Tatay Tino rin pa sa lubong namin. Yung ganun lang. Wala na. Hindi ako yung salamat sa dumadating. Yung ganun lang ang buhay namin. Hindi pa. Sa gitna ng umuusbong na kabias na ng sibilisasyon, ay nananatili pa rin ang tradisyonal na paggawa ng kape. At dito, sa bundok ng Manabu, ay matutuklasan ang isang museong pinapangalagaan ang nagdaan na hindi bumabaluktot sa daloy ng kasalukuyan. Sa ating modernong mundo ay naimbento ang makabagong solusyon sa ating pangangailangan ng kape. Nagsilaganap ang mga komersyal na uri nito at nagsilabasan rin ang mga samot-saring kapihan. Pero taliwas sa nakasanayan ay mayroon pa ring tumatalikwas sa agos ng pangkaraniwan. Isang inuming pagbubunuan ng oras upang maabot, aakyatin ng isang bundok upang malagok at paghihirapang puntahan upang malasahan. Ang kape ni Mang Tino ay maituturing na espesyal na puro. Pinakamahal mang ituring na kape sa buong mundo, walang halagang itutumbas ang dala nito sa mga mamumundok ng Manabu. Ito ang kapeng alamid.